And yes. Eh, syempre, finally, nandito na kami sa isa sa pinupuntahan po ng mga kababayan natin, hindi lang ng local tourist, syempre ng mga ibang turista na pumupunta dito sa lungsod ng Puerto, Princesa. At para matikman ang pinakamasarap na hopya sa balat ng lupa, welcome to Bakersfield! Let's go, guys! Libre pa rin ang pagpasok sa Bakersfield. Ilang taon man silang nagsara dahil sa pandemya, naging daan naman ito para maghanda sa muling pagbubukas nila. Yan. Of course, alam nyo, nung nasa gitna ng pandemya, sinara nila itong kanilang garden na ito. Only the bakery ang binuksan. Pero natutuwa tayo dahil inihanda nila sa muling pagbubukas natin sa ng mga turista. So, eto na, napakaganda ngayon ng Bakersfield. Kasi sa pinakamasarap na pasyalan dito sa Puerto, Princesa, kapag sa sobrang stress mo na at sobrang pagod mo, the whole week ka nagtatrabaho, meron tayong Bakersfield na pwedeng mapuntahan at pwede ka makapag-chill. Kahit sino kasama mo, pwede kayong, alam mo yun, kumain na masasarap na tinapay na inihanda, syempre. At syempre maramdaman at makita yung mga overlooking views natin mula dito sa Bakersfield mismo. Yeah, tama ka dyan. And of course, maganda to sa mata ng mga plantita natin na nauso within this pandemic na kinararanasan natin. At masakit ito sa mata nila. Paano ba makakuha ng mga suhi dyan? Papo P, alam ko hindi lang as in content creator ang pinagkakabalahan mo, but nasa platform ka rin talaga ng media na alam natin. That is particularly yung radio, di ba? How are you naman sa mga sa iyong trabaho as DJ and content creator? Being radio DJ and content creator at the same time, alam mo, masarap lang sa feeling. Kasi unang-una, bilang isang content creator, isa lang naman talaga yung gusto natin. Yung maraming magtangkilik doon sa ginagawa natin. Sa mga videos na inilalabas natin sa mga social media. Si Kap naman, si Kap Russell, alam mo ito, nung panahon ng nasa high-tend tayo ng talaga ng pandemya. Abay, pag may mga information na pinakakalat sa social media, kanina ba ganang information na yan? Eh, kay Kap Russell. So, merong authority ang dating ng kanyang vlog. So, bakit nga ba Kap Russell? Well, actually may separate vlog ako para explain actually yung pinaka-experience and yung pagbuo ng Kap Russell. But in a gist kasi, napagkamalan talaga akong kapitan ng barangay San Miguel, Puerto Princesa. Gusto lang naman natin dahil gusto rin natin makaambag sa lipunan. So, we created a channel na tutulong sa gobyerno, tutulong sa mga ahensyang nagpapakalat ng impormasyon para mag-guide yung ating mga tao. Okay, so yan, puntahan natin na, enjoy natin yung lugar na ito bago tayo kakain ng hopya, lumpia. No, hindi lumpia at pandisal. Okay, let's go! Circuit. Nandito tayo ngayon, Kap Russell, sa bahay late, former, at dati. O, lahat. Ni lahat mo. Housekeeper ng one. Yes. So, nandito tayo sa Mitras. Aray ko. Panalangin na sa isip ko eh. Mitras. Mitras Ranch. Mitras Ranch. Yeah. At syempre, dating gawin, we have to take off. We have to take off our shoes. Para po makasulat sa ating buti na magkaparehas ang kinuha ko ngayon. And so, let's go! Siyempre, roam around tayo dito. Ang Mitras Ranch ay tahanan ng dating Speaker of the House, Ramon V. Mitra Jr. Paborito itong puntahan dahil sa magagandang tanawin na matatanaw mula rito. Magbabayad ka lang ng 20 pesos kung nais pumasok sa loob ng kanilang tahanan at 100 pesos naman kung nais ma-experience ang horseback riding. Anyway, alam niyo ang pinakamaganda dito, papasalamatan natin yung Mitras kasi inopen nila sa public itong kanilang lugar, exactly. Diba? At hindi nila sinolo, kumbaga inopen nila. So ganyan talaga si si Speaker of the House. Okay guys, pupunta tayo. Hi Jaime. Sino si Jaime? Si Jaime po, ito yung kabayo. Okay, let's go!
Siyempre, dito sa Mitras Ranch, ito po yung matagal na nawala within na sa pandemya. Pero natutuwa tayo ngayon na binalik po nila na ma-experience natin ang horseback riding. So, ito na po siya. And this is Jaime. Picture tayo, Jaime! Say cheers! And mga tangay, welcome kayo sa ating second stop, ang Crocodile Farm! So, let's go! Yes. Tara! Alright, so magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po dito sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Alright, so ito na po yung ating hatchling house. Dito niyo po makikita lahat ng mga 1 to 5 years old young crocodiles. So yung mga instances na tumatalon sila. So wag lang po natin ipapatong or itutusok yung mga daliri natin dyan sa taas ng screen. You can also take a picture but please turn off the flash. Ayan, syempre okay, malinaw po yung mula kay Ma'am Leslie. Bawal okay. Na bawal yung iganon yung inyong mga. Yeah, welcome to Jurassic Park. Ay. Jurassic Park? Jurassic Park? Dinosaur? Actually po, napakaganda diba po? Actually mas sa 1,000 nating crocodiles dito, siya lang ang nag-iisang ganyan ang kulay. Ayan, nandito na po tayo sa mga pens ng big crocodiles. Pakiingatan lang po ang inyong mga gamit na hindi po natin mahulog sa baba dahil literal na pong malalaki ang crocodiles natin dito. At eto naman po yung pinakamalaki at pinakamatanda po dito sa kanilang lahat, si Makmak. Hi, ayan, Makmak ang kanyang pangalan dahil siya pa'y nahuli sa barangay Makaraskas. Dito lang po yan sa Puerto, Princesa, City. And guys, after this ang makabuluhang tour, syempre kakain tayo dito sa Lawi, Swiss. Yeah, ako rin. Let's go! And syempre mga tangay, nandito nga tayo ngayon sa Louis Swiss Restaurant. Isa po yan sa pinagmamalaki natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Matatagpo lang naman ito sa barangay Irawan. Dito pa rin nasakop sa Puerto Princesa City, Palawan. Syempre pa. At ngayon nga, ikasama natin the owner and the only one. Ang ganda pala yun sa person. May ganon, no? May ganon. Mga tangay, please welcome. Miss Joy, kamusta pa kayo? Well, I'm okay and welcome sa Louis Swiss. I heard na masasarap yung food dito, so excited tayo na matikman mamaya. Siyempre pa, nandito tayo kasi gusto natin kumustahin sila. Nagkaroon tayo ng bagyong Odette, nagkaroon tayo ng pandemic. Kamusta po ang Louis Swiss? Well, I'm happy and we're lucky kasi nalampasan namin yung Odette na walang major damage sa structure. Siguro dahil marami kaming puno sa paligid na nagprotekta sa aming restaurant na hindi siya masira. We started a year ago. Talagang height ng pandemic yun. Actually, after na nagbukas kami, 3 days after, ay may mga lockdowns talaga sa Puerto. So, iniisip namin, kung hindi siya tatangkilikin ng tao, siguro gawin na lang namin bahay ito kasi talagang ginawa namin siya naman talagang out of passion eh. Na may gusto kang ihain sa mga Palawenyo, di ba? So, dahil pandemic at bawal sa mga enclosed na mga restaurants, yun, yung mga tao na discover nila yung Louis Swiss ng dahan-dahan, actually, word of mouth eh. Mas mabilis yung ano na yun eh. And social media na rin, yung pagkain namin dito, though authentic Filipino food siya. At yun talaga ay labor of love ng mga chefs namin dito, na yung mga chefs namin actually, hindi sila graduate ng mga culinary schools na kilala, but by experience, inaasa sila na maging magaling. So kahit pasukin niyo po yung kitchen namin, walang mga artificial flavor po yan. That, 'di ba, meron tayong kumisang pampalasa na nilalagay sa food natin na ano. Dito yun yung ipinagmamalaki namin. I am inviting everyone to please come and visit Louis Swiss Eco Store and Restaurant. This is a place
designed for meaningful conversation and to enjoy the food and also showcase the culture of Palawenos. At mga tangay, that ends our tour for today. Yes. Nag-enjoy ba kayo? Hindi lang ako nag-enjoy. Sobrang nabusog ako sa kinain natin dito sa Luiswis. And marami akong natutunan doon sa pinuntahan nating mga tourist destination. Dito yan siyempre sa lungsod ng Puerto, Princesa. At nakakatuwa kasi sobrang dami ng nagbukas, mga bagong aktividades, at mga bagong experiences na pwede natin ulit ma-experience dito sa Puerto, Princesa. On behalf of the tourism office, Papa P, thank you so much. This is our kind gesture. And of course, Kap Russell. Okay, so mga tangay, marami pong salamat. Thank you so much, Kap Russell and Papa P. Siyempre pa, ako naman ang nag-iisang Papa P ng Puerto Princesa City. It's Papa Polo. And this is Kap Russell, hindi kapitan ng barangay, kape. At ako si Mitch Meneses. Bye!